Magandang araw mga kaibigan sa pananampalataya. Ito po muli si Brother Erwin, ang inyong kaibigan sa pananampalataya kay Kristo. Sa ating mabuting balita sa araw na ito, ang ating Panginoon ay nagpaalala na tayo'y gumawa ng mabuti para sa ating kapwa, para magliliwanag tayo sa ating kapwa bilang instrumento ng ating Panginoon. Sa ating mabuting balita, ang mga alagad kasama ang ating Panginoong Hesukristo pumunta sa bundok ng Tabor. At habang nagdarasal ang ating Panginoon, nagbabagong anyo ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Diyos Ama na sa langit. Kung titignan natin ito mga kaibigan, ay kamangha-mangha sa mga alagad kung saan naninibago sila na makita ang ating Panginoon na nagbabagong anyo habang kasama nila. Kung titignan natin ito at pagnilayan natin ito mga kaibigan, ito ay nagpapahiwati na ang ating Panginoong Hesus ay maaring gabay natin para tayo rin ay magliliwanag sa ating kapwa. Kapag tayo gumagawa ng mabuti, kapag tayo gumagalang sa mga taong nakakatanda sa atin, kapag tayo tumutulong sa mga taong may sakit, tayo ay magliliwanag bilang kawangis ng ating Panginoon. Alam niyo po, nung nakaraang bakasyon, ako po ay bumisita sa aking pinsan o aking auntie na may sakit. At habang nakikipagkwentuhan ako sa kanila, o lalo na doon sa may sakit, may napapansin ako na kakaiba. Yung auntie ko na may sakit ay naluluha. Hindi siguro naluluha dahil sa kanyang karamdaman, subalit naluluha siya dahil sa aking presensya na ako ay nagkaroon ng oras para makita siya, para dasalan siya, at ito ay kalugod-lugod at ito ay mabuti sapagkat ang pagbibigay oras sa ating kapwa, kapag tayo'y mayroonong magpakumbaba na nakikita ang pangangailangan ng ating kapwa, ito ay sumisimbolo sa kabutihan ng ating Panginoon. At ito naman ang dapat nating gawin bilang mga alagad ni Kristo, na tayo ay magliliwanag sa kabutihan ng Diyos para sa mga taong nangangailangan sa ating paligid. At lagi po nating tatandaan mga kaibigan na sa pangangailangan ng ating kapwa, kailangan natin tugunan para po maging instrumento tayo sa ating Panginoon. No? At sa pagbabagong anyo ng ating Panginoon mga kaibigan, ay may nakaakibat na paghihirap, no? Paghihirap, pagsasakripisyo para sa ating kaligtasan. At ito din ang dapat nating tatandaan na sa bawat mga pagsubok na ating nararanasan, may kaluwalhatian na ating mararanasan. Muli ito po si Brother Erwin ang nagpaalala, magdasal, magnilay sa salita ng Diyos para po marunong tayo tumugon sa pangangailangan ng ating kapwa. God bless, dalaygon ang Diyos.